Hi mga ka-adventures! Quick recap lang tayo ah. If napanood mo na yung dalawang parts of my vlog about Siruma, napuntahan natin yung mga kilalang destinasyon dito na mga beach at rolling hills na matatagpuan sa lugar ng poblasyon at San Ramon. Ilalagay ko po sa description sa baba yung link ng part 1 and part 2 ng aking vlog. Dito, sa third and last part of this episode, kukumpletuhin natin yung mga natitira pang unexplored areas ng Siruma na hindi pa masyadong kilala at bihirang mapuntahan nga ng mga turista. Dito, ating sisilipin yung tinatago nilang Pink Beach and Sandbar. So, ayun, tara, let's go! Grabe, blue na blue. Naku, sobrang ganda. Ah, malamang yan ay Salvacion, yung bahay na area na yan sa baba. Silipin natin. Ang first stop natin is itong komunidad ng Salvacion na wala pang isang oras ang biyahe mula sa poblasyon. Dito lamang makakabili ng mga fresh na isda na araw-araw ang dating according sa mga locals dito. At ang mga presyo is kalahati lamang kung ikukumpara mo sa presyo sa Maynila. Bukod dito ay may beach din, kaso maraming nakaparadang bangka kaya minabuti ko nang umalis para mapuntahan na yung area ng Vito kung saan makikita ang kanilang Pink Beach. Sa pagpunta sa Vito ay sasalamungin ka ng rough roads at mga single lane na sementadong daan. Aabutin din ng 6 na kilometro ang biyahe o isang oras ang pagpunta doon mula sa main town proper ng poblasyon. Pagdating sa barangay Vito ay kailangan mag-register sa kanilang barangay for proper acceptance as a tourist. According sa mga locals, hanapin lamang daw ang may-ari ng Pink Beach doon na nagngangalang Jordan. Mabilis lamang siya matunton kasi siya lamang ang may nag-iisang mini grocery doon sa area. Nice, nakarating na tayo dito sa may Vito area. Yung saan makikita si ano, si Jordan. Tao po. Dito po ba si Sir Jordan? Ha? Si ah, kayo po, sir? Da po. Yung may-ari daw dito ng White Pink Beach dito. Kayo po ba yung may-ari, sir? Sandbar Beach. Oh, Sandbar Beach po siya, sir. Pink Beach po anong sabi daw dito ng mga locals eh. Ah! Ayan yung sand, ito na. Ayan oh, ma-pink. Ah sir, kaya pala ma-pink dahil ayan no. Dito pa lang. Oo, yung mga crack shell, yung mga corals. Pag pinokus mo sa camera, nagkukulay pink siya tapos yung mainitan siya. Oo. Oo, tapos nagre-reflect yung init. Oo, ito na talaga. Nakasabay ko sa pagpunta doon sa Pink Beach si Sir Edmundo De Lima. Siya ang may-ari ng Pink Beach na natatanaw nyo ngayon, nakatabi ng Pink Beach Resort ni Sir Jordan. Ilalagay ko rin ang contact niya sa description below para ma-reach nyo rin siya in case gusto nyong pumunta dito. Si Sir Edmundo De Lima, taga Manila mo ba, sir? Siganta ng card, sir. Pinsan po niya ni Laila. Pinsan po siya ni ano ni Miss Laila. Ito po, oy. Mr. Edmundo M. De Lima. Siya yung may-ari dito ng ano ng beach house dito. Ano pong name ng ano ng Erika Beach? Erika Beach. Sir Edmundo, salamat po. Oh guys, quick facts lang. 40 hectares ang pagmamay-ari nila Sir Jordan and Sir Edmundo dito kaya napakahaba talaga ng stretch ng Pink Beach dito na umaabot pa hanggang dun sa sandbar. Ayan, nakarating na tayo sa beach ni ano ni Sir Jordan. Buti pinaunlakan niya tayo. Medyo mahina lang ang ano, ang araw ngayon, guys, pero kung mapapansin niyo, ayan oh, yung mga red, mga crack shell na pula-pula. O ewan ko kung corals man yan nung araw. Yung nadurog siya, tapos nahalo sa buhangin. That's why naging pinkish ang ano niya.
ang itsura niya. Grabe. Kita niyo yan, eh. Wi-Fi daw sila Sir Jordan dito. May malinis din po ba kayong tubig? Meron. Galing pong bukal, yung galing. Oh, bukal. Kumusta pong kuryente, sir? Solar or ano? Malayo yung pinanggaling. Ang galing sa barangay hanggang dito. Ah, so may kuryente na talaga kayo? Yung fix na talagang nakalinya kuryente? Oo, nakalinya. So sa inyo na po yung mga cottages na dito hanggang dun sa kanina. Ito yung sandbar na minimension ni Sir Jordan. Ayan, no? Guys, wala lang araw. Pag naarawan yan, tsak, mas maganda talaga. Ito ang sandbar ni Sir. So, ang ginagawa po nila, Sir, is nanguha sila ng shell. Shell na kinakain. Oh, ito pala yung mga shell ni Nanay, oh. Ito daw. Ngayon lang po. Anong luto to? Nilaga? Sinabawan po. Sinabawan? Barangay, itong ganito. Ay, itong ganito, barangay daw to. Barangay? Barangay. Barangay. Ano kulay ng laman nito, Nay? Puti. Puti. Barugay. Tapos ito naman, ano, yan ang bugitis dito. Ito naman bugitis. Bugitis. Parehas lang, magkakapares lang po ba ng mga lasa itong mga to? Oo, pero mas malaki ang laman nito. Mas kasi malaki lang. Kasag. Ayan, ayan. Ayan, yung sa gawing kanan yan, kay Sir Jordan pa yan. Ito ang gawing kaliwa, kay Sir Edmundo De Lima. Ang grabe mga nakuha nilang lugar dito. Hindi na natin mapupuntahan, pero kayo, puntahan nyo. May dalawang sikat na beach, yung Cadillac tsaka Sohoton. So, paano pong itsura ng beach dito? Parang ganito rin. Yung Cadillac tsaka yung Sohoton, parang ganitong ganito lang din. Almost the same. Nagkakaroon lang ng mga different rock formations around the area. Rock formation lang daw. So, for one whole day trip, sapat na to. Puntahan niya yung beach sir, ano, ni Sir Jordan, itong Vito, Vito Sandbar Beach. Tapos yung bangka, diretso niya hanggang Cadillac tsaka Sohoton. So, enough na yun. Tatlong locations in one whole day. Guys, ito talaga yung reason kung bakit pink sandbar beach dito. Kung bakit pink beach dito. Dahil dito. Yan, pulang mga shell na to na pag nadurog yan, nagiging pink na yung kulay ng sand dito sa beach na to. Ilalagay ko yung contact ni Sir Jordan sa description below para makikilap niyo siya. And I can say is, kompleto talaga dito sa resort niya kasi may malinis na CR at tubig, kuryente at wifi, and pwede rin mag-pitch ng tent at higit sa lahat, meron din silang video. Okay. So, ayun. Ito na, padaan na tayo dito sa tindahan ni Sir Jordan. Sir, maraming salamat sa mga binigay niyo. Grabe, ang bait ni Sir. Oh. Thank you. So after natin sa area ng Vito, ang last stop natin para makompleto itong Siruma trip is itong area ng Tandoc. So makikita dito sa Tandoc itong Joe North Resort na ito, and established na ito dahil kompleto ang kanilang amenities. Bala ko sanang maligo dito. Apparently maulap at maulan itong araw na ito at walang masyadong sinag ng araw para makita ang tunay na ganda ng lugar. And yan lamang po ang mga napuntahan ko sa aking Siruma trip. I hope makonsider niyong pumunta dito, and sana mapanood niyo rin yung part 1 and 2 ng aking vlog. And don't forget to subscribe to my channel, Rob Out Ventures. And hanggang sa muli, see you on the next video.